Happy midweek na mga higalag, mga kaigsuunan. Mula sa bulwagang tahanan ng ato ang pagsibya. So ato ang memory ticks, no, this week kay Merkulis na kita. Mark 13:26-27. Then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory, and then he will send his angel and gather his elect from four winds, from the farthest part of earth to the farthest part of heaven. Mark 13:26-27 in KJV. So welcome kita, no, sa ato ang pagpamalandong Bible study on a lesson study on the words. Marathon lesson karon, communion with God. I will cast with sa heptology lesson kasi ben part atong textuality YouTube. Sorry, natong presentation. Introduction start. Pull down inyo ang mga status bar. Makita ang pizza. Wednesday, September 4. Happy Wednesday, mga higalag, mga kaigsuunan, sa September 4 or September, no? Nga pura po siya, o December, mga pizza. So, bantay panahon kita, guys. Street naman po niya ito ang high nga temperature. High gihapon na itong temperature, oh. So atong temperature high 34 degrees Celsius ang high, ang lowest 24. Cloudy atong kaulapan, excessive heat warning gihapon sa ato, ah. Galaw sa atong adlaw, let there be light o let there be dawn. So, ang ato ang let there be light sa dawn nato 5:08 a.m. O ang sunset nato 5:45 a.m. Uy, ni-atras na po. Pas-pas, ni-atras kada adlaw, atras-atras. Atong let there be dark. Ang kuan dito ha ang sunrise nato 5:29 nato ang sunrise, no, 5:29 a.m. ang sunset mo 5:45 kana ni atras, so 5:45 p.m. ug ang dusk 6:06 p.m. ato ang alarm clock kay naay nang atras. Ato ang sunrise 5:09 sakto, no. Ato ang dawn ni sakam si ang dawn ani atras di ay ang okay 5:08 ang dawn ni saka ang dawn. Sunrise 5:29 sakto, no. Atong sunset o dusk sakto. Ato apa dayon nun unya ano atong batay panahon nya total.
Mayroon pa lang kita sa ato ang pagbantay panahon. Ato ang sunset unya no 5:45 PM. Ang gas na to 6:06 PM. Galaw kita sa hangin. Oh, ato ang hangin karon 10 km per hour. Kusog-kusog na siya, no? So, ato ang hangin karon size 5 hangin. So let there be water. Ato ang high tide, low tide, no? Ato nga report sa Wednesday September 4. Tinagduha dito sa inyong kalendaryo, AMPM, sila duha. Wednesday, September 4. AMPM ning ato ang high tide. Tukay kay magsugod. Karon pa magsugod yung high tide, no? High tide ay ko ando ini. Alas 12 din ini tunga din ini sa tunga gabi eh, kay 07 AM. 1.1 meters, 3.61 feet. Sayo di siya, no? First hour, kipali. Og ang low tide. Low tide siya, 5:25 AM. 0.31 meters, so 1.02 feet. Mo high tide na po siya dito sa dapit na sa Las Luzi sa Mutuhay na 11:48 AM 1.7 meters, 5.58 feet. Kumulaw tide na po siya sa kagabi on 6:27 PM 0.4 meters, 0.13 feet. So mao ka na ang ato ang high tide, low tide na to nga report, no? Unya galaw sa atong tubig na tay ulan-ulan gahapon, pero maghinay ramang dito siya kayo, no? Taligsik ramang siguro to. So, ang tinood ba itong update, no, sa gibagyo ang Saudi Arabia? Ano na ito? Iko, ano? Silipo na ito. Pangitao na ito. Kay, hindi paghihapon kita sa tubig, no? So, ano ito ni? Flood. Saudi Arabia flood. Bagyo gani gito. Ibagyo ang Saudi Arabia. Flood in
Madina, napagipakita sa Madina. Sa Australia, napagipakita rin. O, Saudi Arabia, plado. Oh. Daghang kay tubig nila o. Katong Mika lagi nga pilgrims, katong itawag nila nga pilgrims dito sa ilahang Saudi Arabia, na nga igo po sila sa Baguio dito no. Ibali mura po itong kingdom dito tanahon, pero kasulod gihapon ang Baguio. Jeddah, rainy night sa Jeddah. Oh, baha sa Saudi Arabia. A storm in Saudi Arabia. Storm, you know? Ngara sa Mikaw. Itong gikuan, gipictured ni Nas Daily. Katong pagkuan niya about sa iyahan ng religion kay Bali, no? Nga nagpa-upaw siya. Oh, grabing bagyo sa Mikaw. Nanagan, grabe ka, kusog kayong hangin nila, no? Mga tao, managan na, matarog na sikuan, hangin. Grabe yun sa kanang intensity, no? Bagyo nila. No, nanagan mga kuan. Murag barko ba? Pag mukiling ang barko, na managan, ang kanang isritra. Hangin ang mutulod, no? Grabe, hagupit na. So, daghang kayo mga video diri bagyo sa nakalawakbar ng kuan sa Saudi Arabia, no? Massive flood in Saudi Arabia. Uy, kamusta itong mga kababayan, no? Maka-comment pa ka mo diha. Wala man ambot na unsan ihunong niya ito ang crisis response. Grabe yung flood nila dito, oh. Abag, gadungan ba ng flood dito sa kuan? Luzon o sa Saudi Arabia? Assalamualaikum everyone. So, ayan guys. Oh, dag. Uy, nanay, nireport atong kababayan. Napakalakas na po yung ulan dito guys. So, oh, malakas ko, no? Sumangat sa taas guys. So, as you can see guys, napakalakas na po yung tubig dito guys. Tinawin yung kayo na yan guys. So, napalakas ang ulan, malakas ang baha. At least na yung naka-report na ito, no, mga kababayan. Grabe, pero magka ng sapa ang dala nila. Usog na kayong current sa tubig. Bakilid siguro na, no? No? So, kana na lang ang ato ang update sa ato ang apil natong tubig dito sa gawas sa atong nasod, no? Apil nato na siya kay mao nato ang mga silingan. Silingan, layo ka ayo. Balik na kita sa atong temperature, no? Galaw sa atong suga. Oh, normal man ato suga, wala man siya ga paong-paong ato ang suga, no? Rambut murag nag-isyo na pag mga aniko bill diha sa inyo mga higalag mga kaigsunan. Kaya wala pa man ta kadawat dito ka aniko bill, no? Nag-reading na hinoon to. Ah, balik na to atong temperature na to nga update. Ang high na to, no? 34 degrees Celsius gihapon sinausab. Ano ba yung 24, cloudy atong kaulapan?
So, atong temperature karon sa ihon na to, kay sa iyo ng eskwela mga bata, no? Karon 24 degrees Celsius, Ogonya, La City, 27 degrees Celsius, alas 8, 28 degrees Celsius. Alas 9, still high na diha, pag alas 9, 31 degrees Celsius. Alas 10, 32 degrees Celsius. Alas 11, mamaom ni gahapon. Alas 11, 33 degrees Celsius with 5% precipitation. Ay nato, no? Alas 12, ala una, 34 degrees Celsius with 40% precipitation. Duwit na siya. Duwit na po, alas 12, alas 3, no? 33 degrees Celsius, yung precipitation, 40-20%. Oh, alas 4, alas 5, duwit na po sa kahapon, no? 32 degrees Celsius, 20 nga precipitation, 20% o 5% precipitation. O grabe init na. Alas 5 na, init lang gihapon. Igang 32 degrees Celsius. Alas 6, samot. Hot pa managin ng alas 6, no? 31 degrees Celsius. O sa kagabi on, 29 degrees Celsius sa alas 7, alas 8, 28 degrees Celsius, alas 9, kagabi on, 27 degrees Celsius. Alas 10, alas 11, duwit, no, 26 degrees Celsius. Sa kagabi on kayo, alas 12, ala 1, to alas 2 sa EM, 25 degrees Celsius. Temperature mo ka na ito ang bantay panahon, no? Galaw sa itong adlaw, hangin, tubig, temperature, mga bagyo sa Jeddah, bagyo Saudi Arabia. Huwag ang ato ang nag-update sa ito ang mga temperatura. Karon, selip kita sa Israel, kang kabayan, no? Abot niya kabayan, sige, ispatan dito nga. Nag-concert-concert na po ng Israel. Mabagyuhan na po gani ini. Wala na po siya kalibutan ni kayo nga, na may po concert-concert. Religious ba ni? Di ba ninana ang religious sa Israel? No? Ang mga Hudyo? Wala mo sila. Kung ano? Dahil mo worldliness ni ang sige, pakita ni kabayan yung iringi ginagkaon. Nagi tutukan ni kabayan dili ilahang balay dool sa ilang balay na nagpa contraction gi buhosa na kibali ang ibabaw na mabuhos na si ibabaw. So kana lang atong pag-celeb sa atong Israel. Celeb na dahin kita sa atong Hope Channel. And then up. So nakita ay kain verse gahapon, no? Na tayo mga discussant, na po tayo journalist. So praise the Lord, no, kay na sila. Nama sila ikaw galingon nga pids, no, katong Inverse Philippines. So sa kagabi on ato ang third night nato sa My Journey with God. Ato ang presenter, no, speaker si Pastor Miado, no? Well, ni Miado, tipik saya hang pagsiling. Pagsiling. Isa ka. Nihang yun ba nga? Pwede ba nga ang inyong panang inyong mga pag-uali gawing Tagalog? Isa ka. Karakuan. Pwede ka isa ra ko ni kanang Ilonggo, no?
So tipig sa iyang pagsiling. Kung imong itugyan sa Diyos ay imong mga sala, andam siya mo pasaylo o maghatag kanimo kaluwasan. So kana nga pamulong nana sa Bible person na no. So mga kana atong gitong hayan ang My Journey with God nga third night no. Season 5 si Pastor Welny Miado. Ang title, Repentance and Confessions. Nabuti story ato ang na ko ano no na paminawan di ba sa basta yung story kay pastor siya sa lain nga simbahan no nakasabot siya sa pagtulon anjud no so kana lalang ato ang pagsilip sa ato ang Hope Channel ganap na to gahapon. Adlaw man kadto sa ato ang mga prayer warriors. So, nakahimo sila sa lang puluhaton. Praise the Lord, no? O niya, ato ang papadabadayon sa pagsubaybay, no? Sa My Journey with God sa ato ang charts. So kana na lang ato ang update sa ato ang maganap. Ato ang highway patrol no makakanalan ka dalanan. So ato to siyang na bantayan. Ambot diri dapit sa tong area murag na apoy gatrabaho diri dito lapit sa kanang unsay tawag diha lapit no nga latayan siya. Dili man siya crossing kanang pa. May agianan pa sa Utsuwa, street food sa no. So na ay ka trabaho diya no kitarong to dito ah. Kana na lang atong update kay maghanay na kita. Sir. Welcome kita sa atong lesson 10, the last day, the great control, the great tribulation. Oy, kanawa lagi ning glass this last this. Agi-agi tagbaha baha. Baha ang Luzon, baha ang Saudi Arabia, at daghang kaayo baha kung imong tan-aw dito ang crisis response kanang sa ato ang Facebook no pakita ba ya Australia gabahang Australia no so mo na siya nga nagikuan great tribulation Wednesday's marathon lesson karon LOD ato ang pagtuon no. Kung dito ka mo sa atong website nga spiritstar2022.blogspot.com makita ato ang yesterday's episode diri no maklik ma-download ato ang Tuesday MP3 lesson 9 ay lesson 9 kadiha lesson 10 naman na dapat no basta man na siya atong lesson 10 no kung inyo i-click ma-play diha na i-play button sa ubos kung naka-review napod ang download button sa taas no sa right side. Ano may ihang details kay Bali? Lesson 10 na siya nga Tuesday, no? Nasa details. Makita nga Tuesday lesson 10. O ang ato po na ito nga linking Spotify account natin, YouTube account natin, o kang home, kung inyo nang i-click, no? Subscribe, follow, like, and share sa inyo ang pag-atuan na ito ng mga pages diha, no? Sa ating Spotify, sa ato ang YouTube nga account.
So, magatuon kita tulo ka devotional og tulo ka Sabbath call, no? Atong mga devotional para sa ato ang mga promiser, atong Sabbath call para sa atong mga listener. Og magatuon kita Bible study and lesson study on the words. Marathon lesson karon 2024. Communicate the Bible gospel sa Heptology edition con 7 parts. Muninga. Ma-apply na pagi na ito. Ito ano, dira siya 7 parts, kundili 12 hours. Pila 12 hours. Ano? Di ba? Pero apply na siya nga 12 hours. Ha? Dili na inyo ang time. Dili na inyong time. So, magatuon kita ato ang hanay first part na to. Ato is the worship nga devotional. Atong i-half-emphasize, no? Atong starting over. Half-emphasize. Ato ang basahon rin na slice na po ni, no? Ato ang second part. Atong yung devotional to create controversy distributed by verse wages. Para yan itong basa. Direk kita sa itong verse wages 670.1 to 671.2. Atong kabuton nga tapos niya nga sa chapter 42 nga pages, no? Ang 678.3 hapit na na. Kaya naman ito sa 70. Napay nang hibilin na ito. Oh, ba man ito? Gibutang itong iyang nabilin. So, ato na pala yung basa ang chapter 42, no? The controversy indeed. Ato na yung nabalik itong nairis na ito kahapon. Sunod, ato ang devotional for all in heavenly places. Sa September 4, kita itulan Cape of Satan, Satanic Ground. O Cape of kuno Satanic Ground. Naun sa matulid ito ang ipakita ni kabayan. Nga murag, naamahin ito yung Satanic Ground dito ah. So man itong hanay sa itong devotional, itong first, second, and third na itong apart. Karong, itong hanay yun, huwag man ikasunod niyo. Dira kita sa ato nakitang mga Sabbath school, no? Kaya itong mga Sabbath school ang 4th, 5th, o 6th na ito nga part. Ang 4th part na ito, 4 PM unya sa ito ang great kind verse na ito, no? In verse Philippines. Kaya nga ito ang 4th part. Ato ang end verse. Sabbath school sa itong mga seniority nyo, doon mga professional. Ato ang 3rd quarter, Stories That Transform. Lesson tina to call to serve. Grabe no, sa parable of the 12 hours, parable of the penny a day, no? Makuha na to nga, hard lang ang pagbuhat na to sa Ginoo. Muna nga, wala kay i-save sa iya, no nga? Mas lugay naman kung nagtrabaho, di ba? Hindi pang hard na to kung makuha niyo mo to ang parable, no? So, maon na itong pagpadayon sa pagpamalandong, no? Sa call to serve. O ato pamalandungan sa Wednesday. Lihok. Sa Wednesday, September 4, looking unto Jesus. Uy, ang teksto nga, looking unto Jesus, no? The author and the finisher of our faith. Sunod, ato ang fifth nga part sa Batko sa itong mga junior youth nga marag mahantong.
Atong Cornerstone Connection, no? Atong third quarter, Back to the Future, Lesson 10 na to, Deliverance. So, mo ni atong pagkatong ano nga, Deliverance, para na Deliverance na ako po'y pag-deliver, diba? Mauna ang deliver, adeser ang deliverance, no? Yeah, balagay ikas panganib, no? Pero maluwas ra ka, abot sa ito. Kung na ito ang nangatak ng mga bata nga bising bagyo. So, ato ang pagatunan. Uy, mag-pants in man siguro ta, no? Ato ang Wednesday kay Punchline. Ito na ito Punchline, pre. Ito na ito sa website. Magkapit na itong butang na ito sa ito ang kuan. Sa cap notes, no? Para dito na ito basahan sa cap notes, no? Sa maninihinay man ang kuan. Hinay ito ang kipat-kipat sa internet. So, ito siya ang kaanon. Cornerstone Connection, Lesson 10. Deliverance. So, itaon na ito ang wala man ikalihok. Look, Cornerstone na ka. Kana, sa itong paghanay, kopyahan na ito ng punchline. Atang magaling sig atang ning orange diri. So copy ato sang ipis, no, sa ato ang cap notes. Para din ato siya basahon. Daghan na po niyon sa maniyang giko Andre ang daghan man sa paansiran. So ato siyang ibutang ang ato ang punchline ng ato na kopya. Oh, nabutang na. Sa the Lord, nagdikit-dikit ba ni? Sumpay ba ni? Ah, kita rin mag-adjust niya, no? So mauna ang ato ang pagatunan niya sa ato ang Cornerstone Connection, mga teksto, no? Sunod sa basko na ito sa ito ang mahantong atong third quarter na buka Mark Lesson 10 na ito, The Last Days. O gatok pagatunan sa Wednesday, no? Tunga-tunga sa semana atong midweek, no? Midweek prayer meeting na to niya, tanaw na to sa style, no? Kay naamang utay. Gisabay-bayan nga, my journey with God, no? So, ato pamalandungan unya kining TGT, TGT, no? The Great Tribulation. So kana na ang ato ang mga hanay ng atong pagatunan. Ah, balik na sa atong letterheads. Balik sa letterheads. Oh, kini ato ang mga paghanay pagtuon dihatog kana ato sa tumnopos ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, o gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer Chain atong small group sa youth. Power of 70, ato ang TMI, ng Global TMI, Tonors Involvement, NDRIAL, ato ang Sanal Ministry, ato ang Communication Department, Children's Ministry na ito, no? Okupan pa, stewardship, no? Discuss with video kang love, legendary missionary and preachers.
ato pasalamatan ato magahamon Dios nga nihatag sa kahigayunan, no? Nga makapamalandong kita sa iyahang mabulawanon nga pulong, iyahang pulong, pulong sa Dios nga may gahom. Pulong sa Dios nga ato ang kalanun. Pulong sa Dios nga tong elem noon og ang bread for the soul nga gikan sa Dios, di ba? So daikon ang Diyos sa iyahang paghigugma kanato, no, iyahang kaluoy grasya o ang pagka mapuangoron matod pa niya, no? So ato sad pasalamatan mga kahigalaan, mga kaisunan, kay sila atong mga contributors, no, atong mga collaborators, sila atong tiglayan mga kapayan, sa video like, masib sa video, makaribyo sa video, masabay-bay sa atong mga distributed, atong distributed, no, ato ang scripting, recording, uploading nato sa Facebook Live, nato sa YouTube channel, o ang ato ang podcast sa atong radio online, o sa ato ang YouTube natong music, o ang ato ang downloadable ng MP3 link para sa ato ang Bluetooth speaker. So ang ato ang pag-process, no, nga paghimuon ato ang scripting sa ato ang keep notes with collaborators kita diha, no, para mo rin ato pag-edit, pag ma-edit na ato po siyang ipapilit, no, sa ato ang Facebook magkahiwalay atong devotional sa Sabbath School with graphic interchange format kon gap, no? Og dito na tapokon sa ato ang website nga spiritstar2022.blogspot.com, no, ato ang devotional o kang ato ang Sabbath call. So mauto siya ato ang basahon, no, atong article. Kung na nakita yung basahon article, di natay paga baton karon kay Merkulis kita, no? Tato nga kita sa semana og mabat-bat ka na, no? Nga ma paminawan na to ang mensahe sa to ang buhin Diyos sa masisinan gayod. Mapod ang ato ang pagluto sa to ang kalan unong dito na ito ipasulod ang ato ang greetings, no, kay taas-taas nga panaw lagi, no, ang ato ang pagpamalantong, di ba? So ang ato ang greetings, happy gazing, good morning, good noon, good afternoon, good evening, happy journey, journey kita, no, sa ato ang kagabion, atong midweek prayer meeting, yeah, journey, og ang good night nato. Rapid po dang ato ang season of time, ato siya, no, nga greeting, season of energy, po datong nga greeting, no, nga unahan nato ang Ginoo, sa ato ang pagmata, no, enom tubig, tubig. O ya mo to, mga meditation, devotional, ampo, no, basag Bible. Kaya sa itong mga kaisunan, itong mga lesson, no, mabasa na to. Kanang heart ba nga makatutukid sa Ginoo, no, pwede raman na good computer imong pabasahon sa imong cellphone, at least nakapundo naman ang imong heart, anak, no, nga mabasa. So maoki pa rin na ato ang greetings og inana pod madunggan, no, oy ang greetings nga kikiki kikiki kaligo ka unog ka duty nato, no, ka school ka school. Tapos happy pamahapon ug to panihapon pangisnak og ang ato ang pagpangatulog.
So yun na, season of greeting, season of energy, magalupad sa himpapawid ang ato ang pagpamalandong, no? Nga human sa ato ang pagluto sa ato ang kalanun hukad, diba? Ato siyang ihukad na to, no? I-upload na to sa hukad, upload. Ato siyang i-upload, no? Sa ato ang Facebook. Kaya naka-album ka na. Kung ma-upload na ka na, ato siyang i-share sa ato ang mga page. Sa group page, sa ato ang my wall, upload sa story, no? So, mabot dito, ano? Sa ato ang ato Dropbox, no? Ato ang Telegram. Magiging pagkitag apangan, no? Ang tipik sa itong pinatibukan, ang reels na ito sa ito ang long video. O I am the message, ato ang shout notes, o ang ato ang QR code na ito nga post, no? Katong Krusty, o ang dinosaur post. Aman sa ito ang pag-share sa Facebook, ang pag-live na ito sa itong YouTube channel, no? Sa great follow, like, and share sa ito ang YouTube channel. Bible Reading Marathon Journey 2022, make cert, make history, no? Para naa sa inyong history, make play, di ba play, bising lag, di matiwas, kay mo magila siya mo abot sa imuhang kuan history kung naka-play ka. So ato ang live time nato 10 a.m. to 12 high noon. Ato ang pag-live ni ana. Human sa ato ang pag-live, di makareview-review na kita, no? Sa ato ang mga pag-review hon, katukang Pastor Miado sa atong My Journey with God, ato ma-review. Mga listener, huwag ang ato ang mga theme song nato ay gipangita ang katong isa ka theme song, no? Nga, gikanta sa ato ang Press Experience. Ato, ato siyang download nun, manggood ma. Download tong Tagalog nila nga episode ng Tagalog episode to sila tong last nga kuan last nga ilahang episode, no, sa ato ang Press Experience. So paghuman ana dito nga time sa ato ang My Journey with God, night 4 na to, pagkahuman sa ato ang season 4 nga night 4 ang ato na pong pagtagbo, no, sa ato ang pagpaminaw sa itong offline nga prime time nightly reviews. Mano ni ika 12 hours na ito. 12 hours na ito niya, no? Di ba? So, mao nang ang dagan dito sa 12 hours ng higala, makuha ginuta na ninyo ang 12 hours. Pwede na siya matulog, no? Matulog na pag naana kay 12 hours kay, di ba? Kung nakuha na ninyo ang 12 hours, ano na lalay nabilin nga 12 hours kay 24 hours man ang adlaw, no? So matulog ka 8 hours man imong katulog, no? So napay nabilin nga 4 hours. Mano siya mga pa devotion nato nga mga 4 hours, no? Mga di ba katong mga kuan nato diha pag prepare, no? So inana, no, importante kung makatulog na kita diha pag abot nato sa ato ang 12 hours, no? Pero pag abot niya nang 12 hours nagplay pa man tadi ya. Ato ang play nato, no, 9 p.m. sa kagabion. Og padulong lang kita sa 11 p.m. sa kagabion. Pero mo na tong gi advice, no, dana siya suggestion na siya, no. Nga mo na siya ang sakto nga katulog kay Rizway atong topic nila Pastor about sa healthy gahapon, no? So magisakto nga kating katulog, no? Makuha na yung imong 12 hours, pwede na ka matulog, no? Kaya muna nagitrabahoan imong tibuok nga katunga, katunga alimus kanang round the clock ba? Ano siya ang round the clock ang imong 12 hours? Kung ano muna lap na muna ang 24 hours balik naman, blusot naman sa imo ang kanang gisugdan imo nga alas 6, no? Oh yeah, pabalik ko ni mo alas 6 muna siya ang 12 hours, no? Pero yung mga ipalapos, di ba?
2 rounds naman na indaklak ang imuhang ay muhang kung ano yan na no muna nga sakto siya kay mo tapos man siya no sa 12 hours so ito na siyang suggestion no sa inyo rin na nga mga buhay-buhay pero sa tuwa pagkabunta sa 12 hours magplay pa na siya no kaya dito kita sa katulogon magtapos no. So mauna ang ato ang mag-distribute sa ato ang YouTube channel no. Sunod ato ang Radio Online sa atong podcast ug sa atong Spotify no. Subscribe, follow, like and share sa ato ang account sa atong Spotify Spirit Star Castro Podcast Channel o giyad ang atong account sa atong mga YouTube Music sa inyong mga YouTube Music no. https://anchor.fm/sssd42e4/podcast/rss Kinalamad ang atong account sa ato ang YouTube Music, no? Sa atong downloadable nga MP3 link yesterday na na ma-download na po, no? Para sa inyo ang mga Bluetooth nga speaker. So kananang ato ang mga paghanay atong mga pagatunan ug magatuon na kita magsugod na kita get your Bible and put in your heart kuan siya kanang dili man ka wala murag dili pinugos ba nga unsay mong buhaton sa pag-ampo no kay dili man gud siya program nga prayer no pero ang connection magud nato sa Ginoo diha no nga mana mas mukunik man kung nagi kay buhato no atong iko ano ang naa sa kwarto kung makahimo siya pagluhod-luhod get your Bible and put in your heart og magampo no sa secret nga prayer silent nga prayer sincere nga prayer prayerful magampo kita uy Merkulis ato apong mga Dorcas no unya nga panahon magampo kita sa tang pagsugod no amahan namo nga nasa langit pagabalanon unta ang imong ngalan panhiangin mong gingharian, pagabuhatong ng tayong kabutun, din siyo tama ingon sa langit. Hati ay mikroon sa pagkaon sa tagadla, sa ilo akong sa mga utang, minsan mga inakap sa ilo man sa nakautang ka namo. Ayaw kami itugyan sa manulay, kundi ilawasa kami gikan sa dautan, kay imo ang gingharian, ugang kahumimaya. Hangtod sa kangtoran. Amen. Yes, welcome kita sa ito ang pagpamalandong Merkulis. Makuan kita og maunya. The sermon. No ato ang the sermon unya no 2024 if the Lord's will ato ang ma sang at mapud nato ang ato ang next nga episode. First word kita stewardship devotional maghap emphasize kita gitaytulan starting over no sa atong mga napahaan murag sukod na po no okay magpaha starting over so ang K-Trix Isaiah 6:8 ang maisugon nga mission lumano yan ko ano ang saysay ni Isaiah no. Also, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here am I. Send me. Sumaw ka na nga. Mabolunteer siya, ugmanaw siya ang mag-say-say, no? Si Isaiah. Dili siya mag-wali. Mag-warning siya, no? Muna ato Adria nga murag dili sa wali warning uy W day gihapon no nga kung di sila matangkog di sila matangkog hello gipagunta lahag tong kalos akong undang muundang ako anay tao diha di ba hello utong di ay so ato basaon ang iya
ka ng content, no? While Hiem Estein Jr. was a son of German immigrants, he was born in Campinas, Brazil on November 13, 1871. At the age of 17, he proved to be a worthy young man. Uy, nanaman po na abinakog social media na. Nanaman po na yari-yari-yalo. Nga, at age of 17, no? I-proved ako noon niya nga worthy na siya nga young man. Sa itong social media nga, naman sila ipa kung ano nga, ilang edad o niya ilahang napundar, ilang nakwarta. Di ba? Ipakita nila, no? Oh, murag mauma-uma po nino nga. Na-prove ra ko niya worthy, no? Young man, dedicated to his studies and with promising career at Karanbuhi Metallurgical Workshop. Pera si Baka, Brazil. Uy, marag, naman po ilunop sa Brazil siguro at itong nakuhaan sa kanang crisis response. He married Maria Krahenbuhi, the daughter of one of the founders of Krahenbuhi Metallurgical Plant. The new couple decided to stay in that area, which promised much prosperity. That prosperity attracted Adventist culture, Stopper and Albert Bachmeyer to sell book in German. One of this book, The Great Controversy. Oh, gisel niya itong libro nga, The Great Controversy, itong Bisaya, Dakong Away. Narapit yung nabilin nga. Dinalang lupa si Laila Bilaw. Nabilin yung libro nga, kuan, Dakong Away. Ya, narapit yung nabilin nga, kanang Piltilpin, sa ito iyang, napot siya, no? Oh, mana siya sa English, no? Red Estein Han and he read it with great entries. William Estein Jr. accepted the truth presented in that book. His personal life from the time moon followed a puritan that includes a weekly break. In 1895, Pastor Frank Westphal, newly arrived from United States, was on a trip as the leader of the Seventh-day Adventist work in South Africa. He heard about Estein and decided to visit him. Amo to ang pagsulod ni Pastor Frank, no? Sa pag-approach niya kang Estein, no? Ugma na to na pala yun nun ang iyahang pag-approach sa ito ang peda, no? Sulago kita sa ato ang devotional sa mga youth, ang The Great Controversy, distributed by verse pages 670.1 to 671.2, no? Chapter 42 ang atong pagpadayon sa basa, The Controversy Ended. Okay, bali nang gibaligya sa culture nga napalit, no? So atong gibasa, no? Ah, plaster mga gadget mga phone sa ato ang first part sa atong nagri controversy pagpadayon og basa. Time of the great revelation, Eber Ben, to justify himself and to prove the divine government responsible for the rebellion. The death in he has bent all the power of his giant intellect. He has worked deliberately and systematically and with marvelous success, leading vast multitude to accept his version of the great controversy which has been so long progressed. For thousands of years, the tip of conspiracy has
palm of Poseidon for true. But the time has now come when the rebellion to be finally defeated and the history and the character of Satan disclosed and his last great effort to dethrone Christ, destroy his people and take possession of the city of God. The archchamber has been fully unmasked. Those who have united with him say the total future of his cause. Christ's follower and the loyal angel behold the full extent of this machination against the government of God. He is the object of universal abhorrence. Satan sees that the voluntary rebellion has unfated him for heaven. He has lent his power to war against God. The purity, peace, and harmony of heaven would be to him supreme torture. As accusations against the mercy and justice of God are now silenced. The reproach which he has endeavored to cast upon Jehovah rests wholly upon himself. And now Satan bows down the confess of the justice of his existence. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Verse 4. Every question of truth and error in the long standing controversy has now been made plain. The result of the rebellion, the fruits of sitting aside the divine statute, have been laid open to view of all created intelligence. The working out of Satan's rule, as contrast in the government of God, has been presented to the whole universe. Satan's own work have condemned him. God's wisdom, his justice, and his godness has unfully vindicated. It has seen that all his dealing in the great controversy have been conducted with perspective to the eternal God of his people and the God of all the worlds, as he has created. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saint shall bless thee. Psalms 145:10. The history of sin will stand to all eternity as a witness that with the existence of God's law is bound up happiness of all being he has created. With all the facts of the great controversy in view, the whole universe, both loyal and rebellious, with one accord declared, just and true are thy ways, thou King of saints. Before the universe had been clearly presented, the great sacrifice made the Father and the Son in man's behalf. The hour has come when Christ occupies his rightful position and is glorified above principalities and power and every name that is named. It was for the joy that has set before him that he might bring many sons. And to glory that has endured the cross and despised the shame and inconceivably great as was the sorrow and the shame, yet greater is the joy and the glory he looked upon the redeemed, renewed in his own image, every heart bearing perfect embrace of the divine, every face reflecting the likeness of their King, he beholds him. The result of the travail of his soul
and sanctify them in the voice that reaches the assembled multitude of the righteous and the wicked. He declares, "Behold the purchase of my blood, for this suffered, for this I died, that they might dwell in the present throughout eternal ages." And so our praise ascend from the white robed ones about the throne. Worthy as the Lamb that was slain, to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessings. And Revelation 5:12. Last nga paragraph, mga gadget, mga pon. Notwithstanding that Satan has been constrained to acknowledge God's justice and to bow to the supremacy of Christ, this character remains unchanged. The spirit of rebellion, like a mighty torrent, again bursts forth, filled with frenzy, headed their minds not to yield the great controversy. The time has come for the last desperate struggle against the King of Heaven. He rushes into the midst of his subject and endeavors to inspire them with his own fury and arouse them to instant battle. But of all countless million, whom he has allured into rebellion, there are more now to acknowledge his supremacy. His power is at an end. The wicked are filled with the same hatred of God and inspired Satan, but they say that their case is hopeless, that they cannot prevail against Jehovah. The rage is kindled against Satan and those who have been his agent as deception, and with the fury of demons they turn upon them. So, mao ka na ang atong devotional sa atong ang mga youth, no, ang The Great Controversy, Distributed by Bible Switches. Largo na kita sa atong devotional for all panasatanan, no, and heavenly places ang title. O September 4, atong pamalandungan, Kept Up, Set, and Ground. O, Pastor, mga gadget, mga pun. Pero in this juncture, kay mag-intermission na kita, no? Katong atong gikuan nga 12 hours, saktuhon po ito siya, no? Nga, kanang delay mo ibutang sa 12 hours, sa alas 11, imong 12 hours. Kay dito na po ka matugod sa alas, matulog sa 11. Ang sakto nga, 12 hours kanang mga alas 7, no? Alas 7, alas 8, alas 9, or alas 10, dahil ka mo round clock, no? Dito sa alas 11, dito po dito sa alas 12, kay yung 12 hours, dito na gito sakto, no? Wala na hinun kay ma-pray, no? Kung ito atong gikuan, no? Pero ato ang pamalandungan o niya, no? Ang kept up the satanic ground. For now, intermission kita. Ang mamahaw na, di ba? Tipo mamahaw na, no? Nawag ka lang mag-isinan. Makainom magtubig, manginom magtubig, no? Kaya mag-intermission time kita. Bueno, kamusta ang breakfast? Kamusta ang breakfast? Oh, ang Diyos magapanalangin sa ato ang makalan. Oh no, sa ato ang nainom nga tubig. Tubig, no, na akibalay target kay parita magawasan ng ato pag nainom diha. Welcome back kita sa ato ang pagpamalandong, no? Sa ato ang devotional for all. Cap up satanic ground. Grabe, no? Hindi mo po ka makakuan na hindi ka ka-control, no? Kasi Jesus Christ gani gihatod hinun sa satanic ground.
sa talik ground ka lang na ang temptation, no? Bisig asama na, di ka mo ato ang kuan sa talik ground riyay ng kanang kalibutan di kayo, no? Ang sa talik ground, ang imong situation ba, no? Nga, malagay ka. Pero atong klarohonin pa ang pamalandong diri. Oh, gamit ang ato ang mga devotional book, nga ato ang gigamit kay ina sa ato ang drone worship, no? Og sa ato ang pag sunrise. Dere sa Bisaya sa September. September 4, no? Pahilayo sa Tanasong Dapit. Oh, sa Tanasong Dapit. So, warning niya, di lang siya wali, no? Wali, warning. Turo po siya, no? L-E, saan na siya? Sa ABCD, M-N-O-P, no? M-L-N-O-P. So, warning, wali, inanap niya siya pag dawato na to, no? Or, warning. Ang wali gidawat, no? Ang wali, kung kang wali gidawat ni mo ba? Wali o dawata, warning, no? Ang kay text, Proverbs 1:10, my son, if sinner entice thee, consent thou not. Ay, mama niyang kuan. Lekay no, sabi saya diri a proverb you o nudges. Anak ko, kung ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, ayaw pag-uyon kanila. Ah, sa ulog-ulog di ay nino. Ah, dili ko mag-uyon kanila. So, wala po diha nga kanang awayon nimo, no, nga dili ka muuyon. Kanang kuan ba manang nay mga walk out kay para ma out of topic, pero himuon na gihapon topic ko biya, ano, kay nag walk out sakto mo gud na siya ang walk out no, pareha nang tapado nimo ang mga posporo, no, maniga na siya mo aksyon na siga. Madito-dito na siya. Magawas, igawas nimo nang isa para mapalong dili maka dahig dito atanan, no. So mao na siya nga nagi pag walk out, no. Para di nakibalito siya mo. Uyunan. Mana nga nay mga grupo, nay mga sakop sa host. Manghawa, no, kay murag maka kuan makadaot sa dungog, no. So ato abasaw niyang pagpamalandong, we must not put ourselves on the enemy's ground. Dili, no, we are only here as probationer. When attempting devil, there are temptation that come to us, but we cannot accept them and give them a place the mind unless we perils our souls. We want to know that our feet are in safe path. Pabilo uno nga safety ang ato ang gitamakan, di ba? Sa atong theme song. Title Kauban sa Panaw, ano siya, no? You who associate with the disobedient and worldly minded, heed the injunction. Wherefore come out from among them and be separate. Kung manaang
uy, sa itong mga estudyante, no? Nga, masulog ka diha nga grupo, na disobedient, mga worldly-minded. O sa ibuhatun, di ba? Be separate, no? Save the Lord. And touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my son and daughters, saith the Lord Almighty. O 2 Corinthians 6:17, no, basa og 18. Is this not encouragement enough for us to have living connection with the God of heaven? O kana kuno nga pagpadasig enough na kuno na nga. Kung mabiyaan man mo ang nana kaliputan nga higala, Rodrika Gakson sa atong amahan nga langit no, no? When you go where sin is and place yourself on the enemy's ground, your place where the angel of God do not preserve you from evil influence. We are to know that Christ is constantly by our side. We are to put all our trust in Christ. What dependence can you place in human nature that is not under the control of the influence of God? The world knows him not today. The line of demarcation is plain and distinct between those who keep his commandments and those who do not. We cannot serve the world and please God. Sumapo na ang gipa pasabot sa ito, ano? Hindi lagi, dili 50-50, no? Nga nag-servisyo ko nung kaskaliputan, unya. Dripog ka nga magpalipad ka sa Ginoo, no? Kaya, unsa man ang mga buhat sa kaliputan, di ba? Kalibutan nun man na, entertainment, no? So, dili ni mo siya 50-50 ho, no? Kaya ang ginubaya, kapangaybaya sa siyang paghigugma, no? Love with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength, no? So, daan na siya nga katudlo nga kinatibukan siya gugmaon. Many seem to be sad because of their religion. We should not go about begging pardon of the world because we are Christians. I beg pardon for Jesus Christ only because I am complete in Him. If we love Jesus, we shall become hers of God. And the Father will love us as He loved His Son, Jesus Christ. We are members of the royal family, children of Heavenly King. O last nga paragraph, mga galagma kay sunan. It was the highest exaltation of Christ to be His Father and keep His love as the apple beside. Let it have this epic upon our characters. Let us exalt Jesus. Let us give Him our hearts.
base service, ng base service. And he will say, I will confess you before my Father and before his angels. Iya kang i-confess no, sa iya amahan. Gusto pagid sa mga manulunta, no? Let us give him our heart. Ano atong kasing-kasing, no? Bis ko no nga service. Ito ang mga pag-sibya, no? So, mauna atong devotional for all nga atong napamalandungan sa September 4, Cap of Satanic Ground. Diba? Nga ang sa itong teksto dari gipadasigan, no? Nga atong kasaligan, no? Wherefore came out from among them and beya separate, ito na separate, no? Say the Lord and touch not the unclean thing. Ay, pati ganin sa unclean thing, oh. And will receive you and will be a father unto you, and ye shall be my son and daughter, saith the Lord God Almighty. Okay, mo din ano nga, keep up sa Satan's ground, katong dili po kamutad sa unclean thing, no? So, muna na itong devotional, itong first, second, or third na ito nga part. Karon, mga sabat ko lang kita. Atong Sabbath School, no? Atong 4th, 5th, o 6th na itong part. Atong 4th part, 4 PM unya, no? Atong kain first, Philippines. Unsa to siya? Mahibalu, muapil, o mahimong influensya, no? So, ato pagatunan, diri ang ato ang in-verse, Sabbath School, sa itong senior youth, ng adult, ng mga professional. Atong third quarter, stories that transform, lesson 3 na to, call to serve. Nangabot na kita sa tunga-tunga semana sa pagtawag, no? Sa call to serve, no? Ato ang mga nisalmot, no? Sa ato ang mga may journey, ka-journey na to, no? Marag sila kibali ang natawag ba sa call to serve, no? Nga, di ba? Makakuan ka og non-adventist, no? Or imura ba ka og galingon ang imuhang journey, no? Naglawig, mangguntani, no? Nga, okasyon, di ba na ay murag ka ng manubila sa ato ang may journey with God, no? So, kung wala ka nakatutok diha, di, wala ka ka-appeal sa lawig. Ano mo na nga, appeal sa lawig, no? Call to serve. So, ato pamalandungan ang Wednesdays, no? Sa September 4, gitaytulan, Locking unto Jesus. Invite na kini, no? Kay pagpanagsimba na nato, Merkulis na kita unya. So ato ang sitting karon, ato ang gabi-gabi, my journey with God, manggitang ato ang biyahe. Oh. Maapil ba kamo sa ato ang biyahe, sa ato ang my journey with God, no? Kay mamagit na, no? Kinhala nyo anadun. Di nyo anadun, makaingon mo nga, ah. Lahi mga pabalagsimba karon kay mura magkanang panggabi, eh. Nga, kanunay, di ba? No? Pero dapat inyong itik nga. Mauna na itong anadun karon, no? Nga okasyon.
kada gabi ang ato ang sitting, murag mutambong tao ka ng seminar, ma-seminar ta, ma-lecture ta, no? Ang paghimamat pun sa ato ang mga ka-journey, kabiyahe, kabiyahe sa ato ang kuan, no? Panaw, no? So magpili na kamo unsa inyong gamiton, application ba, ma-download sa ato ang Play Store, no? Sabat call ang PM ang ngalan. O niya, kung ma-download na, ma-package na siya ang iyahang display sa inyong mga phone. Sabat call, no? Iyahang logo na ay libro na sulod dito ang icon nga na ilingin. O niya, napoy kanang baglit-baglit nga tulo, no? Kaya ma-okay bali ng angel, no? So kung browser ang inyong gamiton, i-browse, no? sabat.school.advintic.io pangitaon ninyo ato ang N-verse, no? I-click ninyo ato ang lesson 10 katong stories that transform, no? I-click ninyo atong lesson 10. Di ba GTG ang ato ang kuan ato karon? Ato ang lesson 10 kung di ko na ato. CTS last week na itong kuan GTG CTS na day kita karon. Call to serve, no? I-click niyo yung call to serve. O niya i-pull up ninyo na kay murag Sabado man ni ang tugpahan una, no? I-pull up ninyo para na ay pilianan dito sa ubos. I-click ninyo na Adriang Wednesday September 4 looking unto Jesus. I-click ninyo na. Ikalit ninyo siya o pull down para makasugod na sa letterheads. O niya, makita na nato to ang farm. Three, ano? Ang wala magipakita rin payag-payag, no? Pero sa farm ni siya. Pagkato na niya siyang pamalandungan ang Wednesday, September 4, looking unto Jesus. Invite kini the cool to labor and reward of Christ describe and the parable rebel of God's kingdom work. Those who responded to the call trusted the landowner as we are to trust God's dealing with us today. The key is to look to Christ. Some workers in the parable became frustrated when they compared themselves with others. The moment our eyes is from Jesus and focus on others, we miss the amazing reward Christ has for us. When Peter took his eyes off Jesus and looked the other disciple, the wave surrounding him, and he began to sink. Oh, mao ta tong ipasulod, no? Nga ni Tiglom kibali si Pedro, no? Kay nibuhi kuno sa tanaw kang Jesus Christ, no? Wag na siya pasikat ba? Nga. Oh, tanawa ko, nakuan ba? Nakalakaw ko diri, ah. Kamu wala, di mo kalakaw, di ba? Tiglom siya, no? Kay nasa po ka ng pagka-pride. Na ganito yung ipakita nga video nga. Gadada pa ganito sa kawayan. Naglatay-latay siya to ang PC. Naunsa na putol mang PC. Tagak nga siya. So ito basahon ang Matthew 14:29-30. And he said, come. And when Peter was come down out of the ship, she walked on the water to go to Jesus. But when he saw when
boisterous. Nga maulag itong pagsulay o nga manang kasagaran nga hindi na lang ka magtanaw o ka ng pagsulay para dili ka matarog no? Makita rin hangin hindi man makita na unsa nga nakita man ni Pedro. He was afraid and began to swim. He cried saying, Lord, save me. Oh, mauto no? Sa pagtutok na to kang Jesus Christ, nagi mukalit o salipod sa iyahan, no? O mapon ang makapa-awaken sa ato ang pagtutok kang Jesus Christ. He could only walk on water while he gazed at the one who could enable him to do what was humanly impossible. The vineyard, as the parable represents, the work we are called to participate in. We cannot, in human strength, accomplish the task of preaching the gospel to the world. We need power from above. Muna no nga, we need power from above. And diha po rin ato makita no ang paglakaw kauban ang Diyos no. Di lang kang Enoch, kay kang Enoch murag ang lupad ganito. Kanto kag Pedro. No? Pero pareha ba kita no nga naglakaw sama kang Pedro manggitidlo magita ani no. Pero mo na no nga di bang ato manggunggol maabot na to ang Ginoo no. Marunong si Pedro kay adi na ko maabot ang Ginoo. Teglo ra ko diri para wako ara ko ayang kawot. Hello. Lord, save me. Ako ari na ko akawot. Hello. Oh, usahay po nato no nga naapot tayo pagkakuan nga magamit pa tayo shortcut no ato na siyang ko ano no pero mana importante no nga na ang Ginoo no kung ano na may pag tiglom sa atong paglakaw kauban ng Diyos kay sama kang Pedro no? Pero ang kamot sa Ginoo muhawid naman ka nato, no? The concept of finishing the work is also described at finishing the race. The Apostle Paul wrote, therefore we also, since we are surrounded by the great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Umala siya ng teksto, no? Hebrews 12:1-2, no? Sayang version Rescue JB, wherefore seeing we also are compassed about with a great cloud of wetness, let us lay aside every weight and the sin which that easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Oh, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated down at the right hand of the throne of God. So, kanto po kung sa Ginoo po nga, handuraw nga. Murag siya ginapila ito ang race, no? Ay, ang race nga, pas ano niya itong cross, di ba? Pas ang ginyang cross, no?
Pero nakadawat siya reward kay, di ba? Nagkaupan ko ng ingkod. Si Jesus Christ ay ang amahan dito sa langit na kipali, no? O niya, tanan magatu, mga tuhod, mga luhod sa iyahang ngalan, no? And Paul's last letter to testimony of fellow gospel worker. He reflects on his life of service. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not to me, but not to me only, but also to all who have loved has appearing. Sumana padasig ni Apostle Pablo nga sa iya haraman untana, pero kay ihangi address, no, nga ang bupuhat solo sama gid sa iya, no. O ang text 2, 2 Timothy 4:6-8, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course. I have kept the faith, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, righteous judge, shall give me at that day. And not only me, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. O, diba? Di lang sa iya ha, kundi likatog yung nahikog masapag padayag, no? Sa tuang kinoong Diyos. Paul looked forward to his final reward. With confidence, because he looked back on a life living Christ. He had trusted Jesus and kept his eyes on him until the very end, and completed the race that was set before him. We are part of an even greater race. It's like a really race. Paul passed the baton to Timothy. He ran this race and passed the baton to the next generation of gospel. Gospel workers, many centuries have passed, and the baton has now been given to us, that are we going to do with it? Uy, baton. Di ba ang baton sa majorit man na, no? Itong makuha sa eskwilahan. E di pa hindi na ito unsay purpose yun sa baton. Mukhaan ba ni? Nabay purpose sa baton. Ah, oh, baton. Full volume. So, pronunciation sa baton. Wala siya sila bulo, be? Pronunciation? Baton. 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 Aten is take use by a conductor to direct
an orchestra or choir. Uy, mao kayo nang ipasabot gud sa dictionary tanawa lagi. May lagi ato lagi adto kay kung wala maghurog ito sa majorit. No baton di ay nang gamiton sa mga direktor, no? So na po diha ang power, no, nga kunakay sticky bali yan anak nimo. Kay makita nimo nga naa kay baton, no? Unari, a short stick or tube pass from runner to runner in a relay race. Ana, mo di nang napoy makita na itong lumba-lumba nga naa sila ipasa. Baton dahi tawag gala, no? Flower lagi. Saan ba na yung ipasa-pasa? Ah, stick na lang, stick. Hello? Pero baton dahi ay na, no? A long stick carried and 12 by and drum major. Oh, kato sa drum major, no? Nadri ang drum major. Mananaw kita sa images. Oh, naabaton, oh. Ipakita ng ilang gunitan na po ipaton sa running, no, stick lagi hapon na siya. Ah, sa pulis baton lagi hapon ng pulis kanang batuta, no, pero kung gani dili ang baton sa pulis kanto kang striker ba kabantay mo atong sa MK, no, striker nga iyang gamit. Gimuraga little ill baton po na sa kuan nila. Oh, na conductor, oh, mag-check stick. So kana lang baton, no, kay gipasa kibali ang baton kang Timoteo, no? Ato balik ko, no? Paul passed the baton to Timothy, who ran his race. And passed the baton to the next generation of the gospel worker. Many centuries have passed, and the baton has now been given to us. What are we going to do with it? Oh, naabot na sa ato ang baton sa buhaton. Dagan, no? Let pose and ask ourselves some deep and important question. What do I want to do with the life God has given me? What do I want to accomplish with the years I will spend on this planet? I am running the race that matters ba? I am fighting the good fight that matters. And 10, 20, 30, or 40 years, will I look back on my life with a satisfaction? Uy, na naman po siya pang tanawa na, no? When you have a clear vision ahead of you, run the race set before you, looking ever unto Jesus. Oh, doon kita sa mga pangutana sa ato ang pag-invite, no? How does the prospect of eternity change our earthly perspective of what matters most? How do you see Jesus different or see Him again? Uy, kamo. Tanaw ko pala, no? Kala, what is He saying to you personally? Throw the text of the week. Oh, iampo, no? I-appel mo sa pag-ampo ang mga pagpangutana diha, no? Unang ang tubag ipakita na po nimo sa pag-ampo, no? Ipakita nimo sa ato ang pagsimpa, participants, no? Sa ato ang paglawig, sa ato ang my journey with God, no?
Nagsama na kita sa ato ang inverse. Malago na kita sa ato ang in-peep, no? Peep part kita, no? Sa ato ang cornerstone connection. Plus part sa ato ang sabat ko, sa ato ang majon, your youth, nga murag, mga hamtong. Atong cornerstone connection, third quarter na to nga title, Back to the Future. Lesson 10 na to deliverance. O ato apagatun Andrea ang Wednesday. Review the verses listed in punchline section. Some of the keyword in this verses are listed on the left below. Ay, no, sige. Mind map, gilip niya, no? Gilesta niya, below. Draw a line to connect the words on the left to the synonyms that match on the right carriage. Ah, ikunik-kunik din. Sa tanong na to. Muraga, baglit-baglit naman ko na siya, no? Ito na ito yung application, no? Ang iyahang display. Ano siya na ito? Basahan ang iyahang punchline. Ay, gatbang-atbang man din siya, no? Sa first kibali nga line, ang courage, strength, deliver, refuge, trust. Ikaduhan niya nga line, ang shelter, set free, brave, faith, power. Uy, ikaw mo, magdikit sila, no? Marag, kung saan niya siya nga klase sa exam? Matching type, no? So how many of the punchline verses are promises, and what verses can you see a prayer? Oh yeah, ginapagpagampo. So basahin na to ang punchline. So dito kita sa okay, wala na to na input, no? Sa ito ang cap notes, nandiyan sa cap notes, no? Ang ato ang punchline. Ang ipabasa diri a ang Joshua 1:9, Jeremiah 1:8, Isaiah 41:10, Psalms 46:1, Psalms 31:4, Proverbs 29:25. Sa basahon nato ning una, Joshua 1:9. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Kanta, no? Do not be afraid nor be dismayed. For the Lord your God is with you. Whether you go, oh, sa Joshua 9. Sunod, Jeremiah 1:8, NIV, do not be afraid of them, for I am with you, and will rescue you, declares the Lord. Oh, Jeremiah 1:8. Isaiah 41:10, fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God, will strengthen you.
Yes, I will help you. Will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10. Nato ipakita sa video nga. Lunop lagi siya. Nangay sila rescue, no? Nag-live-live sila nga nangay sila rescue. So now, Psalms 46:1. God is our refuge and strength. A very present help in trouble. Uy, nindot na rin nga teksto, no? Matabang ikano ang Ginoon. Time of trouble, time of need. So now, Psalm 31:4. Pull me out of the night to which they have secretly led for me. For you are my strength. Oh, dilik kibar siya ma. Kuan sa laang, no? Psalms 31:4. Proverbs 29:25. The prayer of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. O mananagi pag-trust in Ginoon. Sumo na ang katong ihangi kuan. Ang sira ni mo itong ato ang yung type dito sa ato ang Wednesday, no? Sa ato ang Cornerstone Connection. So, humana kita sa ato ang Sabat ko sa itong Junior Youth ng Marag Mahamtong, no? Ang Cornerstone Connection. Mulargo na kita sa atong last na nga hugna, no? Welcome na kita sa ato Sabat ko sa atong mahamtong, no? Welcome kita sa tuang Bible study on a lesson, a study on the words. Marathon lesson karon. Communion with God. I will gospel sa Hyptology edition. Con 7 parts. Atong textual audio video visual aids na to nga presentation. So, dili na kita sa ato ang Sabat ko, no? Sa atong mga hamtong. Magpili na kamon sa itong gamiton. Sabat ko, no? Nga lesson, nga hard copy, inyong gamiton. Ato ang hard copy, mga soft copy na to. Nga Sabat ko lang PDF, no? Ato ang application mo download sa Play Store duha to, no? Sabat ko lang PM katong SSQ. Kung browser, i-browse dungan kita sa browser. I-browse na ito, no? Sabat, this is call.adventic.io. Pahitaon itong Sabat school na ito sa tumahamtong katong The Book of Mark, no? I-click ninyo ang ato ang Lesson 10 katong The Last Days. Tapos Sabado man na, no? Ikalit ninyo siya upol up para makapili kita dito sa obos na dito obos, no? Wednesdays September 4. At i-click, no? The Great Tribulation. I-click na to na para makita na to ang iyang ibabaw at i-pull down, no? So makita na to itong bulkan kaso-aso. Welcome na kita, no, sa itong pagtuon, mga magtutuon sa pulong sa Diyos, learn of the future, mga kapaglaan ko, random, great, and unfriend. Minahal kong mapalangga sa Diyos.
sa atong pagtuon sa Wednesday, September, the Great Tribulation. So, ipabasa diri, ay mubo ra lagi, isa ra ka verse. Mark 13:19, what does this verse refer to? So, kana kuno nga verse na ito basahon, KJV atong essay, for in those days shall be affliction such as was not from the beginning for the creation which God created unto this time, neither shall be. Oy, medyo nawala man ang iyang subject sa iyang pagka-English. Ato ano na lang ukabon ang Bible na itong mga hard copy, no? Para maukab na ito, sabi sa iya, maka inakitag tayo, Mark 13. Marcos, no? Tracy. Marcos, Tracy, Desi, Noibi. Sa ato basahon diri sa Bisaya, nagkanayon diri kay ni atong mga adlawa may kasakitan unya nga ingon wala pa mahitabo. Sukad sa sinugdan sa kabuhatan nga gibuhat sa Diyos hangtod karon, og ang dili na gayud mahitabo pa. Uy, manang Great Tribulation, no? Kasakitan. Ambot ng ilahang gibagyo ang Mecca. Murag first time pa na siya, no? Kayo naman tayo na isgutan, eh. Nas dili di kuno maigug bagyo ang kuan ang Saudi Arabia, tanawa gibagyo mo gani. So ato basahon ang insight. Mark 13:14 regarding the abomination of desolation as the falcon around which the chapter pivot sa Tuesday's na itong study sa Mark 39:10. Mark's translation point as well, it refers to the great tribulation that does not have an equal since the creation of the world. This portends a greater or more extent persecution than had occurred at the fall of Jerusalem. So Mark 13:19 also shift to the future tense, pointing toward events more distant from Jesus' time. Just as Mark 13:14 echo the prophecy sa Daniel 9, the great persecution described here sa Mark 19:23, echoes the prophecy of Daniel sa 7, Daniel 7 ug 8. Where the little horn power persecute the people of God for a time, and time and half a time. Sa Daniel 7:25, mabasa na this prophetic period of 1,260 days is equal to
1260 literal years. Numbers 1434 ug sa Ezekiel 46. This time extended from AD 538 to AD 1798. In AD 1798, Napoleon sent his general to take the Pope captive during the time period of 1260 years. The Little Horn power persecuted and killed those who did not agree with the system of church governance. Okay, pabasa din Mark 13:20-23. What hope does God offer His people during the time of persecution? Ano to warning does He gave them as it closes? Ito, pasa uno? Sa KJV nga version? And except that the Lord had shortened those days, no place should be saved. But for the elect's sake, from He had chosen, He had shortened the days, and then if any man shall say to you, Lo, here is Christ, or Lo, here is there, believe him not. For false Christ and false prophets shall arise and shall show signs and wonders to seduce, if it were possible, even the elect. But take ye heed, behold, I am foretold you all things. Grabe na no, di ganit ka mutuo nga naa dito ang Kristo na unsa nang daghan ang inyong isyag sakop diha. Nakahimo mo isyag kingdom. Ano? Yun sa muli pagsabot ni ato ang Bible, mga ikalag mga kaisunan. Dili ka mutuo, di ka, no? Di na ni mo siya kanang obserbahan, no? Pero nakahakot na may nuunugkuan kanang iyahang mga tagasunod, no? Nasa ipang pamulog nga katubayan, di ba nga? Stop! Dartwick, stop! Di ba? Oo, wala po rin i-apil bang kuro katingalahan, no? Nga wonders, no? Nga makaingon siya, believe him not, no? For the false Christ, false prophet shall rise, shall show sign and wonders. O, apil na niya pagpangatik. Bisang pagipagi pa kaniyang signs and wonders, no? Hindi ka mutuo. Sa tuadri, warning, di ba? Kaya nakahakot na, di ba? Unsaon man para masakto, no? Nga naghakot na mahinuuna. Ang karon nagtago-tago. Ay, ala pa bang gihapon, hakot pa lagi gihapon na, no? Hoy mga kuan, no, mananaw kita sa atong My Journey with God para makasabot kita sa kaning mensahe, no, sa atong Mark 13 nga buratag ma tamparos-tamparos ani, di ba? Sa ito ang mga nakiglaban kay mag-protest rabagin sila, no? Kailang iparesign. Lang sa publikato ako, ano? Presidente. Maulaw na ito patugtog sa ihag timso nga bangon Pilipinas. Kay daghan man siya palpak nga kibutang sa rails, no? Sayang mapagpamulong.
Dali blank sakay continuous. Pero mara atong focus no nga dili ka mutuo no. Kung naana ang kresto no. So saktuhon nato na siya. Serve as warning no. Sa to ang mga nadala no. So barayan kita. No, dito ang gikuan. What hope does God offer his people during the time of persecution, no? That warning, he gave them it closes. So, matunga. Di ka magpa-deceive, no? Oh, in this moment, mga higalag, mga kaigsunan. Ato ang intermission na sad nga time. Paniudto na kamo diha, kating paniudto na no. Paniudto, manginom og tubig ang makainom og tubig, no? So, mag-intermission kita. So, kamusta ang paniudto? Praise the Lord sa ato ang mga kalanon diha, no? God bless your foods, no? O sa atong pag-inom sa atong tubig na may living water na ato ang Ginoo. Marahin kita, no? Sa Mark 13:20, pabasa diri. As speak of persecution being shortened for the sake of God's people. Historically, the power of persecution that lessened after the rise of the Protestant Reformation. Shortening the time of disgrace, as a little horn power warned, more people joined the reforms. But the little horn would rise in power again, as the prophecy in Revelation 13 indicates. Ano kang ipabasa sa Mark 13:21-23, just one another trait that a false prophet and a false Christ who rise who will rise before he come back. Comes back. You just want his followers to be aware of him. O man, ano? Sa pagpadayong diha po ng ato ang warning diha, no? Kaya dili ka mo tuo. Wala na mahinuni-uni mo nabasahan eh. Diba? Balik ko na ito nagbasa ha? And then if anyone shall say to you, lo, her is Christ, or lo, he is there, believe him not, for false Christ and false prophets shall rise and shall show sign and wonders to see Jews. If it were possible, even the elect. Grabe no, bagtik dahil ng ato ang mga kakuandiha, no? Nga nailad. No, kay ilik ko nun. But take ye heed, behold, I have foretold you all things. Ato na ko ding basahon sa Bisaya, no, para mas intense siya. Mark 13, on ya, verse 21 og 23. Nagkanayon Dria og onya kon adunay mo ingon kaninyo
moingon or siya mismo magwali, di ba? Tanawa ani ara ang Kristo. O tanawa atu ara siya. Ayaw gayod kamu pagtuunini. Kay motungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta og magpakita silag mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalag sa mga pinili kon mahimo man. Apan kinahanglan magbantay kamo getog anan kuna kamong daan sa tanang mga butang. So mauna ang tug-an ni Kristo, no? Nga na ay mga mini, no? Nga Kristo mutunga. Di ba sa atong presidente nabudol, no? Sa ilahang Kristo, murag ilala po nabudol, no? Napiki, no? So balik na kamo higala, ayaw na kamo pagpabudol, no? Ayaw na kamo pagpapiki, no? Kay walay magpatutuo nga Kristo, no? Nga inyong tuhoan, di ba? So, dahil kita sa itong conclusion question to finish the day. Balik lang tao sa ito ang kainiton. Ah, samot pa, gipakusga na po niya ito ang temperature. High na po kayo. 35 degrees Celsius na po kita, mga higalang mga kaigsuunan, no? Ang ato ang high. Ang low is 24 degrees Celsius, kaulapan, cloudy. So, amping ang tanan, no? Sa ato ang very hot. Ang conclusion question. At time Jesus warned about the false Christ. His movement had barely even begun. And yet, he was able to make such amazing prediction, which has come true. Even today, people claim to be Jesus. Di ba na ito ka na niya, no? How should this prediction increase our trust and the word of God? So unsaon ko no, no? Di ba nindot no kanang ato ang mga nas kingdom nasaad ma kasi nasaad mo diha ang kingdom, no? Makagawas mo diha, no? Kanang sakto na to ang kingdom kasi di na mao ang kingdom diha, no? Ma-increase pa, no? Ma-increase pa ang ato ang pagsalig sa Ginoo. Trust God, no? Trust in the word of God, di ba? Kaya kung magpabilin mo diyan, saan pa ninyo pag-trust, no? Nga di ganin mo tuo kung na nagpatuo-tuo diyan nga Ginoo, no? So, para mo salig pa kita, no? Sa pulong sa Diyos, saktuhon nato ang kingdom nga ato ang kanang pagalakbayon niini ato ang My Journey with God sa atong season 5, no? Maminaw kita sa atong mga kondiha ka kingdom, di ba? Kinsa man ayga kingdom diha, no? Ato ang kingdom dito sa Mika, no? Makaingo ka nga murag langit dito ah, pero gibagyo, no? So mamina po kita, no, sa ato ang mga kaisuunang mga Ismailites, no? Maminaw kita sa ato ang My Journey with God para sakto ang ato ang panaw, no? Nga dili kita maling lang, no? Nga na ay mga piki tibalikit nga prophets, no? Piki nga mga Kristo, no? Kung naling lang ka, no? Ay pagtuo nga huyang ka, no?
pwede niya po ka nga ligon ka na linglang ka kay very ilik gani na. Pero sakto ko higala no ang imuhang pananaw. Panaw kauban ng Dios no sa sakto nato nga panaw diha no. So mao ka na ang ato ang mapagpamalandong ni the great tribulation no. So mahulog na day na sang tribulation kung naa kas kingdom diha nga di mao no. Sakto hay mo ang kingdom higala no. Sa seek ye first the kingdom of God and his righteousness no, ayo ituo na nga mao na imong kingdom kay napiki gani ka no. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. So diha kita nagtapos no sa tuang pagpamlandong nining mga tag naa. Ana sa private nga place no, connect with God. Ang makahimo sa pagluhod-luhod no, get your Bible and put in your heart. Magtapos kita no sa pag-ampo sa secret prayer, silent prayer, sincere prayer. Og mag-ampo kita diri sa ato ang pagtapos sa Lord's Prayer. Ang magbiliksin kita mo kita, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make shine upon you and be gracious to you. The Lord make countenance upon you and give you peace, now and forever. Amen. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsunod niya itong tulumanon. Ang pagpamalandong sa iyong pulong, matagadlaw, matagabi, maukini ang inyong Bible study on a lesson. Study on the words. Marathon lesson karon kom. Yung we got, I will guess with sahib, talo, tradition, conceived part. Nini nga mga punto na tapos nakibali ang 12 hours, no? Kung sa man yung pagkabuhaton diha, manihapon baka mo diha o mga tulog na, no? So, dili kalimtan, mag-aampo, no? Sa ato ang dayon nga pahulay, kauban ang Diyos. So, hantod sa sunay gayon. Ang Diyos, mga palayan kayong mahidlasan ng dalaygon, ang Diyos.